mga nindot nga kwarto. Apaan sukuhay kini sa kamatuoran sumala sa KOJC. Sa cathedral daw, may na-discover na lagusan na pag secretong passage. Pag ganyan mo, maganda na lounge. Hindi po, kabit lang po yan, sir. Cathedral ito, sir. Ito, wall yan, stage. Backstage po yan. Backstage po yan, papahingahan. Then, papasok ka dito. Grabe makadepensa yung sinungaling na taong ito. Maniniwala ba kayo dito? Ito yung tao na gusto magpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, ha? Oo, gusto mo ipa-sniper daw po yung ating mahal na pangulo ng tanga na to. Tapos papaniwalaan niyo yung explanation niya. Eh pag nakatago kasi secret yung tawag doon, 'di ba? Secret. Kaya nga tinago eh. Kung hindi pa kung ayaw niyo pala maging secret, dapat din niyo tinago. Nakabobo mo talaga. Ito, diyan na po yung stage namin, pulpit namin for the service of worship. Hindi po yun. Wala pong lagusan diyan, sir. Dinugtong lang po yung picture. Ibang picture po yung ginamit. Sino pong fake news? Ibang picture. Ikaw yung fake news. Tarantado ka. Sampaling kita eh. Bobo. Diba? Oh, ballpoint man. Idol ni Pip TV yan. Si Boy Sniper. Ay. Wala naman Silvian. Oo. Alam mo, pag pinansin ko na yung isang tao, okay na yun. Oo, diba? Hindi ko na siya kailangan pasikatin ang pasikatin pa dito sa aking YouTube. Oo. Kasi unang-una, dumi lang yan ang mga kukukoy. Diba? Patuloy natin to. Namit, basement po yun at dinugtong yung maganda po na lounge. At ito na. Gawas ni ini. At doon na sa matodpay, nadiskubrihan niya Molotov sa roof deck sa JMC building o mga sundang nakalubong sa balas. Ngayon, ito na. Pinulaan ko na kagabi ha. Ano, magdadahilan itong mga to ngayon. Kasi may mga bolo o sundang sa Bisaya pa sundang. Diba? Diba? So, i-deny ito ngayon. Tingnan natin. May nakita silang muluto, may nakita silang matataas na mga ita, mga ganun, sir. May maniwala pa ba niyan, sir? Andali po magtanim po niyan, sir. Ah, so ginagawa niyo. Ginagawa niyo ang pagtatanim. Sa bagay, sa panahon ni Digong, nangyayari talaga yun. Diba? Oo, nangyayari po talaga yun. So ngayon, kung sinasabi mong madaling magtanim, so iniisip nyo na ang PNP yung nagtanim dyan? Diba kompleto naman kayo ng CCTV dyan? Oo, namumonitor nyo lahat. Magpakita nga kayo ng ebidensya sa inyong mga CCTV o lumalabas sa inyong CCTV na talagang ang kapulisan nagtanim dyan sa loob. Wala ka na namang mailabas. Kasi nga, fake news kayo. Diba? Mga sinungaling kayo. Wala nang maniniwala sa inyo kundi yung kapwa tanga na lang. Kapwa niyo tanga. Tapos nagtataka ako sa mga to. Kasi gusto nilang manawagan ng manawagan ng manawagan. Sa mga Pilipino puno. Eh ayaw nga naming sumama sa inyo. Ba't panay kayo panawagan dyan? Wala kaming pakialam sa inyong mga kalukuhan dyan. Mananawagan kayo, bakit? Kaunti na lang kayo, ano? Asa na yung 8 million? Asa na yung million-million? Mukhang drawing lang, ano? Rosemary Joseph. Oy, salamat po sa 109 thumbs-up natin dyan. Maraming salamat po. Tuloy natin. I have no information on that, but definitely our law enforcers will not do that. Dugang sa KOJC, dili sa matutbatin nood ang giingon sa DILG na nakakonekta sa live wire ang barbed wires nga nakapalibot sa KOJC. Lahat na lang po i-deny. Mas magaling pa sila sa kapulisan. Kasi yung kapulisan natin, nag-iimbestiga po yan. Hindi sila basta-basta na magpapalabas ng fake news kasi ikakasira po yan ang ating kapulisan. So hindi naman nila pwedeng sirain hindi naman sila ano, kumbaga ayaw nilang mawala yung tiwala ng mga Pilipino sa kanila. So lahat po ng makakabuti, gagawin po nila yan. Nag-iimbestiga po sila ng maayos, pero binabaliktad ng kabila. Fake news nga. Diba? Ma'am Tamura, mega love, shoutout po. Kay Demedel, shoutout po. Ate Ana Vlog, shoutout. Sa lahat po na nandito, shoutout. Kaya Dewey Vlog, shoutout po. Tuloy natin. Compound.
Samtang, nanawagan sab kini sa Commission on Human Rights ug ang Senator Riza Ontiveros. Nanawagan na sila ngayon sa Human Rights. Pero sa panahon ni Digong kalaban nyo, di ba? Ginagago nyo yung Human Rights, di ba? Winawalang hiya nyo yung Human Rights, di ba? Sa tingin nyo, papakinggan kayo ng Human Rights? Ano bang naapakan sa inyo pagkatain nyo? Ha? Human Rights, nananawagan kayo? Hindi na kayo, nahiya? Oo, hindi na kayo nahiya. Matapos nyong ipagtabuyan noon, babuyin yung Human Rights, ngayon, didikit kayo. Ha? Ano bang nangyari? Papalag-palag kasi kayo eh. Diba? Umapalag kasi kayo. Lumalaban kayo. Sa gobyerno. Diba? Nananakit pa kayo. Tandaan nyo, ang ating pong kapulisan, di po yan naunang manakit. Okay? Hindi po. Pero pag inunahan nyo po yung mga yan, natural gaganti po yan. Diba? Oy, Manuel So, shoutout po ha. Gaganti po yan. Hindi gumanti yan. Diba? Alam nga namang manahimik yung mga yan. Oh. Nga pa imbisigan sab ang matod pa, human rights violation sa kapulisan sa mga taga-KOJC. May nakikinig ba sa amin? Sanang si HR Sir, Riza Ontiveros. Ngayon, nagtatawag ka na kay Riza Ontiveros. Pero noong panahon na iniimbestigahan kayo ni Senator Riza Ontiveros, anong tawag nyo? Huntivirus! Bakit ngayon naging tugma na yung pangalan? Naging Huntiveros na. Inoon ang tawag nyo Huntivirus. Ano nangyari? Mukhang may something ah. Sumisip-sip. Kay Senator Riza Ontiveros. Noon, ang tawag po nila kay Senator Riza Ontiveros, Huntivirus. Maliwanag yan. Ngayon, naging Ontiveros na. May senator pa. Ulitin natin. Mabait na. May galang. BPM Squad Novelin, shoutout po ah. May galang na si Trupa. Basta amin, sanang si HR Sir, Riza Ontiveros. Ba't hindi na Ontiveros? Anyare? Eva, Narita, shoutout po ah. Bakit naging Ontiveros na? Mukhang straight na yata yung pagbasa ng pangalan ah. O pagbigkas ah. Fractus, Furious Protector, shoutout po ah. Calling nyo, di ba ikaw ang kampiyon ng kababaihan at kabataan? Marami pong naabuso. Tubag sa Pro 11. Every citizen in this country has every right to air their grievances, and we respect them for that. Maganda yun na sinabi nila, but it should be in the proper forum, not air it through the media and other means. Yes! Yun at we respect the criminal justice system. Go to the police, go to the courts, i-air yung ating reklamo. So, eto po, papakita ko po sa inyo, no? Ipapakita ko sa inyo yung lumang mapa na may mga hukay. Grabe, ang lalaki ng hukay dito. Oo, sana makatulong po ito sa ating kapulisan, no? Itong impormasyon na to. Ayan, eto po, papakita ko sa inyo, ha? Wait lang. Yan, sana po ito ay makatulong. Yan, panoorin po natin. All right. Just a concerned citizen here. So all this news about Kiboloy and the PNP searching for him, it got me interested. So I decided to check out the KOJC compound on Google Maps. And I noticed something peculiar. So look at this. What does this area look like to you? This one. Doesn't that look like an underground tunnel entrance? Look at that.
It's definitely underground. It's a huge entrance. Ayun. May entrance. Sana po ito, to. So, sigurado po yun yung entrance. Sana po ito ay makatulong sa ating kapulisan. No, na may entrance pala dito. Oh, ito yung picture niya. Ayan, no. Oh. Ah, hindi yan. Ito yung picture niya. Ayan. So, may entrance. Oh, di ba? May mga malalaking hukay. Oh, may malalaking hukay. Tapos, may entrance. Ito po pala yung entrance. Ayan, no. So, yun yung dapat hanapin ng kapulisan natin dyan sa arena na yan. Diba? Parang arena, eh, no? Patuloy natin. And if we zoom out, it's a straight path from there going all the way to the airport hangar. Yun. So, I don't know. I hope this, I hope the PNP were able to check this area out. And if not, I hope it helps them figure something out. Oh. Diba? Ulitin natin, oh. Tingnan nyo yung lugar. Ito yung panahon na ginagawa pa yung kingdom nila. Oo. Kung titingnan nyo, kasi sobrang layo ng ano, kung hindi nyo i-zoom, parang wala lang. Ang makikita nyo lang dyan, may mga hukay. Oo, may mga hukay na posibleng yan yung naging tunnel ni Kibuloy. Diba? Pero, may daan pala. Sana po ito ay makarating sa ating kapulisan. Itong informasyon na nakita ko lang din po sa TikTok, ano? At habang nag-scroll ako sa TikTok, nakita ko to. Sabi ko, oo nga, no? Kasi wala pa namang binalita, no, sa mainstream media na talagang may daan. So, may sikreto. Yan po dapat ang hanapin ng ating kapulisan. Okay? Hanapin po ang butas nito. Play po natin ulit. All right. Just a concerned citizen here. So all this news about Kibuloy and the PNP searching for him, it got me interested. So I decided to check out the KOJC compound on Google Maps. And I noticed something peculiar. So look at this. What does this area look like to you? This one. Doesn't that look like an underground tunnel entrance? Look at that. Oh. It's definitely underground. It's a huge entrance. Oh. Diba? Yun siguro yung tinatago ng mga membro ni Kibuloy ngayon. Diba? Para hindi po makita ng ating kapulisan. Patuloy pa natin. And if we zoom out, It's a straight path from there going all the way to the airport hangar. So I don't know. I hope this, I hope the PNP were able to check this area out. And if not, I hope it helps them. Sa mga bagong pasok, yan po yung entrance. Ako naniniwala po ako na yan po yung entrance talaga. Diba? Naniniwala ako na ito talaga yung entrance. Zoom natin, wait lang. Zoom natin. Oh. Diba? Malaki po yan. Pero, nakatago. Nakatago. Diba? So, ito yung mapa. Yan. Diba? Makikita nyo, may mga malalaking butas. Oo, diba? So sana po ay ma-actionan po ito, makarating sa ating kapulisan. Okay? So actually po-post ko rin 'yan sa aking Facebook, no, para ikakalat natin 'yan, 'di ba? Kakalat natin para talagang walang takas, di makatakas 'to si Kibuloy, no? Magtulungan po tayo para mahuli si Kibuloy. Ganun lang po, 'di ba? Kasi pilingero eh, 'di ba? Pilingero ka, Kibuloy. Piling mo, ikaw yung may-ari ng kaluluwa ko? Ha? Aangkinin mo pa yung kaluluwa ko? Ulol! Well, ito po. Bigyan po natin ng reaction ito. Ito po yung isunod natin. Yan.
Pinalaya na kahapon, August 30, ang 29 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ matapos makapagpiyansa ng halos 75,000 piso bawat isa. Ang mga ito ay sinampahan ng kaso ng Philippine National Police dahil sa iba't ibang paglabag sa batas habang nagsasagawa ng operasyon ng mga pulis. Ito, may sabi dito. Sabi ni Power James, Patakaramanyaw-yaw dako na sala inyo na di gi-judge na makasala si Kibuloy. Alam mo, tsupain mo na lang si Kibuloy, tanggalin mo yung tamod sa titi niya, putang ina mo ka. Ha? Sigpatagyaw-yaw diyan, buanga ka. Oo, laplapin mo, magpakantot ka na lang, putang ina mo. Ha? Palabasin mo yung pastor mo, sabi mo makapangyarihan yan. Putang ina mo, palabasin mo na yung pastor mo, ulol ka. Tadyakan ko yung utak mo eh. Tingnan mo itong mga kasama mo dito, nakulong dahil pumalag. Yan, deserve nila yan. Putang ina mo. Nagsampa na po tayo ng kaso laban po doon sa mga inaresto po na individual na for... Inilinay mo na ngayon na hindi mo pastor. Ulol ka, pastor mo yan. Huwag kang mag-deny, pati pastor mo, kinakahiya mo na. Inutil ka pala, tarantado, nagtatanggol ka, tapos ngayon ikakahiya mo yung pastor mo? Huwag mong ikakahiya! Ulol na tong tao na to, ha? Assisting arrest and disobedience. Oy, salamat po sa 226 thumbsack natin dyan, ha? Against the agents of a persons in authority, plus po yung violation po ng Batas Pambansa or 880, yung Public Assembly Act po. Ayon naman sa pahayag ng KOJC, hindi sabay-sabay na nahuli ang kanilang mga kasamahan. No, may nadyakita na kong ano, tarantado. Sabi ni Erwin Gutierrez, ma-report ka boy, huwag kang magmura. Ako, tuturuan mo? Huwag magmura? Sa tinagal-tagal ko na dito sa YouTube, tuturuan mo ako? Sino yung mas may utak sa atin? Ha? Yung report na sinasabi mo, nilalamon ko lang yan. Alam mo yung mga report, hindi uubra sa akin yan. Diba, ginagawa ko lang pulutan yan, ginagawa ko lang pang ulam, useless. Diba? Alam mo, kung wala kang alam, manahimik ka na lang. Kasi mapapahiya ka eh. Diba? Ginagawa mo lang tanga yung sarili mo. Ang tagal-tagal mo nang nabubuhay sa mundong ito pero hindi mo ginagamitan ng utak. Sino yung nagsabing bawal magmura? Sino? Iharap mo sa akin, sasampaling ko. Sige. Wag mo akong tuturuan. Ah. Diba? Natatawa talaga, no? Biglang nilaglag yung pastor niya ni Power Lens. Biglang nilaglag. Huwag niyong ilalaglag kasi. Sabi niyo, proud kayo sa inyong pastor. Tapos biglaan niyong nilaglag. Hindi ko pastor yan. Huwag kasing ganun, di ba? Panindigan niyo kasi. Pag sinabi nyo, pinagtanggol nyo, panindigan nyo, ipaglaban nyo. Hanggang sa, ano ba, katapusan ng mundo? alam mo yung dos atakong matagal ka na sa YouTube? Alam mo, depende kasi yan. Bigyan mo ako ng Ronel, asintista, bigyan mo ako ng rule sa YouTube, dali. Latagan mo ako dali. Latagan mo ako dali. Kasi tagal ko na nag-YouTube. Pangalawang channel ko na to. Ha? Pangalawang channel ko na to. At yung mga nagre-report, nilalamon ko lang yan. Ginagawa kong pulutan. Diba? Anyway, kung gagawa ka ng violation sa YouTube, like pag nanakaw ng mga ano, yung magre-re-upload ka, delikado ka talaga niyan, no? Ganun yon. Pero sa TikTok, well, kailangan mo talagang maging mabait sa TikTok. Kasi, pag hindi ka naging mabait doon, matik, magkakaroon ka talaga ng violation. Okay? Pero tandaan po natin, magkaiba yung TikTok sa YouTube.
Una nang ipinahayag ng KOJC na kinailangan umano nilang magrally para ipabati ng kanilang saloobin sa illegal na pagpasok sa kanilang compound. Continued stay of the PNP is illegal under the law. So therefore, by way of countermeasures perhaps, the KOJC leadership has decided to do this. Sabi ni, alam mo Ronel, papasok ka dito. Oo, ikaw yung nagsasabi na may ganung rules, latagan mo ako. Okay? Hindi mo ako utusan. Okay? Para sundin kita. 'Di ba? Maglatag ka diyan, babasahin ko. Ayun, kung hindi mo pala kaya, eh mahina ka. May internet ka naman. Oh, may internet ka naman. Latag mo diyan, babasahin ko. 'Di ba? Tatanungin kita, Ronel. May channel ka ba? May channel ka para turuan yung may channel na katulad ko? Eh, kuto ka lang sa akin eh. Ah. Kuto ka lang sa akin tapos tuturuan mo ako? Nakadalawang channel na nga ako eh. 'Di ba? Ipadown mo, Ronel, ipadown mo ngayon na. Mabayaran. O, diba sabi ko, yung isa nung nakaraan, bibigyan ko ng 50,000. O, pag napadown mo yung channel ko, bibigyan kita 50,000. Sa'yo ko na lang ibibigay. Kawawa ka naman. Diba? O, sa'yo ko na lang ibibigay. Padown mo. O, ipadown mo. Pag hindi mo napadown, ihambalos ko tayo, itong cellphone na to, ihambalos ko sa bungo mo to. Puking ina mo ka. Ha? Eto, iahambalos ko sa'yo. Nakikita mo to, manipis lang to, pero pag tumama to sa utak mo, wasa. Alam mo, Ronel, oo, alam ko mahal mo yung pastor mo, diba? Alam ko mahal na mahal mo. Pero yung gagawa ka ng sariling issue mo dyan sa baba para maiba yung topic natin, okay naman yun, papalaga naman kita. Wala namang problema. Kaya nga lang, after, mabababoy ka nga lang dito. Pero after mong mabababoy, back to topic na naman ako kay Kibuloy. O di, kawawa ka. Oo, kawawa ka, boy. Tatanga-tanga ka kasi, pareho kayo ng pastor mo. Diba? Pareho kayo. Bobo, tanga, mga manluloko. Diba? Yun yung katotohanan dyan. Alam ko naman yung mga strategy ng mga kalaban na magko-comment diyan ng gusto nilang makuha ko yung attention nila eh. Makuha nila yung attention ko eh para ma-topic natin. Pinapatulang ko naman talaga kasi minsan dalawa po yung topic ko dito, nagta-topic ako dito. And of course, sa mga kino-comment ng mga insekto. Ah. Ganun po 'yan. Kaya nga lang pag pinatulan kita, masusunog ka na nga, mabababoy ka pa, and then back to topic na naman ako dito. Hindi, napahiya ka lang. Diba? Oy, salamat po sa 310 thumbsack natin dyan. In order also to convince the PNP to leave the area. So, ang tawag po namin, state of necessity measures po. Samantala, batay sa veryong kuha ng KOJC, patuloy na sinusuyod ng mga pulis ang loob ng KOJC Cathedral gamit ang Proton Elic LBC o metal scanner. Sa payag ng KOJC, ginawa na umanong command center ng mga pulis ang loob ng KOJC Cathedral. Pinaalis inumano nila ang mga KOJC missionaries na nagbabantay sa loob, pati na ang kanilang mga abogado. Kahapon, binisita naman ni VP Sar ang pamilya ng yumaong miyembro ng KOJC na si Edwin Kabatbat. Ayon sa KOJC, namatay umano ito matapos atakihin sa puso ng sapilitang wasakin ng mga pulis ang likurang bahagi ng kanilang compound. Alam niyo, eto ha, kung hindi na lang kayo nakialam dyan, hinayaan niyo na lang yung pulis na magtrabaho, buhay pa sana yun ngayon, yung inatake sa puso. At least, hindi naman kayo sinaktan ng kapulisan. O, sisihin nyo yung puso nyo. Kasi barado na yan. Diba? Barado na yan. Yan kasi eh, sa pagtatanggol nyo, kayo yung namamatay at yung pastor nyo patawa-tawa lang ngayon. O, diba? Kung tinuro nyo na lang yan, buhay pa sana kayo. O, ngayon, patay ka na. Pag napatay ka na, eto kasi yan, pag namatay ka na, wala ka ng chance. Okay?
kasi binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon habang buhay ka pa, magbago ka. Pero dahil patay ka na, wala kang chance, nabuhay ka sa kasinungalingan ng kulto, eh, good luck na lang sa'yo. Hindi ko naman sasabihin may iimpyerno ka or mapupunta ka sa langit, pero good luck na lang sa'yo dahil nabuhay ka sa kasinungalingan ng mga kulto. Okay? Nalinlang ka ng mga kulto. Kumusta kaya yung buhay pag tayo ay nawala? At kung lalong-lalo na ngayon, mga buhay pa ngayon na naniniwala sa kulto, kapag kayo ay namatay, kumusta kayo magiging ano nyo sa kabilang buhay? Ako, hindi ko kayo ginajudge na mapupunta kayong impyerno, mapupunta kayo langit. Pero ang masasabi ko lang, good luck. Diba? Oh. Ilang mga miyembro ng SWAT din ang hinarang ng mga KOJC members at hindi pinapasok sa loob. Maliban sa KOJC compound sa Buhangin, sinubukan din umano ng mga pulis na pasukin ang kanilang prayer mountain sa barangay Tamayong. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Oh, ito po yung isunod natin. Ito. Ah. Ito ba yun? Wait lang. Ay, hindi ito eh. Wait lang. Ba't nadoble ito? Halatang scripted ang mga pahayag ni... Hindi yan. Hindi po yan. Ito. Kukuha po tayo ng update mula po sa Philippine National Police. Makakasama na po natin si Police Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson ng Philippine National Police. Good morning po, ma'am. Good morning, Colonel. Magandang umaga po, Mama Victoria and other people. Ay, salamat, Ms. Calderona. Salamat po sa mga nag-thumbsack dyan sa ating live ngayon. Mga tagapaginig at tagapanood ng inyong programa, magandang umaga po. Balik, Colonel, ano po ang pinakahuling update o sitwasyon po ng PNP dyan sa Davao sa ongoing po na police operation sa KOJC compound? Tuloy-tuloy pa rin po, sir, yung implementation. VMB alone, Alejandro, shoutout po. Mission po ng service of warrant of arrest against kay Pastor Kibuloy at apat pa. At hanggang ngayon po ay hinahanap pa rin po natin siya at mga more or less na sa mga account. Hindi, ito ha, sa mga bagong pasok ha. Gusto ko lang itong ipasilip ha. May mga bagong pasok dito eh. Gusto ko lang ipasilip to. Patungkol dito sa natuklasang mapa. No, lumang mapa na may entrance. Dito po nakita yung entrance talaga. No, so iparating po natin ito sa ating mga kapulisan. Okay, itong entrance na to. Ito po. Ito lang, ayusin lang natin. Si sobrang laki eh. Wait lang. Yan. Alright. Just a concerned citizen here. So all this news about Kibuloy and the PNP searching for him, it got me interested, so I decided to check out the KOJC compound on Google Maps, and I noticed something peculiar. So look at this. What does this area look like to you? This one. Doesn't that look like an underground tunnel entrance? Look at that. It's definitely underground. It's a huge entrance. And if we zoom out, it's a straight path from there going all the way to the airport hangar. So I don't know. I hope the PNP were able to check this area out, and if not, I hope it helps them figure something out. So ayun mga pre, ano, makikitang-kita naman natin na yun talaga yung entrance, ano. So, abang-abangan na lang po natin. Sana po silipin niya ng ating mga kapulisan at para magkaalaman na. Ano yan? So, ayan, no? Proceed tayo dito sa topic natin. Pa lamang po, okay. Yung ating napupuntahan ng mga lugar, considering po na more than 30 hectares po yung ating lugar na in-expect po. Opo, na-maximize na po ba natin yung mga gusali na parang more than 40 na binato? Ma'am Fee Azania, shoutout po ha, kaya sa lahat na nandito, shoutout.
Colonel, na sa loob ng KOJC compound, lahat ba ito nakalughog na o may mga gusali pa na hindi pa natin napapasok? Hindi pa po natin lahat na inspect, sir, yung mga more or less 42 buildings dahil talagang hindi tayo makaproceed dun sa ating pag-inspect dahil talagang hinaharangan tayo. May mga areas na ayaw nila tayong papasukin. Talagang may resistance pa rin hanggang ngayon. Kaya talagang yun yung nakakapag-delay po doon sa paghahanap po natin itong mga nawawalang hinahanap pa rin po natin ng mga wanted persons po. But naniniwala pa rin po tayo, sir, na nandyan po yung hinahanap natin dahil nga po doon sa mga intelligence at information po na ibibigay sa atin. At sabi ko nga po, may mga particular po tayong areas na tinututukan sa ngayon because may mga ginagamit nga po tayong devices that would indicate na meron pong tao doon sa underground facility po nila. Opo, at may mga nakapwede. Underground! So, dito lang naman makikita yung underground. Ito yung mapa kasi, lumang mapa yan . Diba? Kung titignan nyo yung lumang mapa, ayan. O, diba? Ito yung ginagawa pa noon yung kanilang kingdom. O, kung mapapansin nyo sa lupa, may mga butas na. Diba? May mga butas na yan. Tapos may ano pa dyan, entrance. Diba? O, pa-shoutout, idol. Malapit na mahuli yan ang saya-saya. Shoutout kay Rex Taya ba? So ayan po yung ating yun po yung lumang mapa. Okay? Screenshot nyo. Ayan, oh. Diba? Ito naman pong mga tropa natin doon sa mga hindi pa napapasok na mga gusali. Just in case, siguro bilang pagbabantay lang din para po ma-ensure na walang pagtatangkarin mula sa mga tauhan ng KOJC na harangin o magkaroon ng iba pang aktibidad sa loob ng mga gusali na hindi pa po natin napapasok. Yep. Boss, naka-green screen ka ba? Yes, green screen gamit to. Yes po, kaya po yung ating mga pulis ay hindi nga po talaga umaalis diyan dahil ayaw. Kay GLD GL Deming, shout out po natin malusutan. Bagamat sabi ko nga may strong resistance mula doon sa gintang compound ay talagang pahirapan na talaga tayong pinapapasok diyan at nakakagoon na minsan talaga ng commotion doon pa lamang sa gate. How much more po doon sa ginagawa po natin sa pabantay. Pero tama po kayo doon sa mga areas po na yun. Konnichiwa, shout out. Ay binabantayan po ito ng ating mga kapulisan po. May naging pagbabago ba, Colonel, sa operation natin diyan pagkatapos po maglabas ng temporary protection order ng Davao RTC? Kasi ang malinaw po doon, hindi po ba, hindi naman talaga pinatitigil yung police operations pero para nakikiusap lang na maging mas orderly yung Miguel Jr. Villena, shoutout. Hindi po nung warrant. Yes po sir, from the very start pa naman po nung nagsimula po tayong i-implement po itong warrant of arrest noong August 24 ay wala po tayong intention na talagang sagahan yung access po nila diyan dahil malinaw po doon sa protection order na ang sinasabi po ay inuutusan po ang PNP na alisin ang anumang barikada, barriers na nakakapag-impede po ng access nila to and from the compound po. At yan naman po ay hindi naman po natin ginawa. In fact, yung mismo mga KOJC members ang naglagay po ng kanilang mga water tank at mga fire truck doon sa gate. But just the same, just to comply with the orders po ng korte po ay sigurado po natin na talagang wala pong barikada at barriers. At malinaw naman po doon sa mga videos na from time to time ay sinishare po natin na nakakalabas-masok naman po yung mga miyembro po ng KOJC doon po sa loob ng compound. Apo. Ma'am, anong day na po tayo? Parang day 7 or 8 na po ba tayo? Tama po ba? Nasa day 7 na day po 7. Tayo, ma'am. Apo. At tuloy-tuloy pa rin po. Sabi nga natin, we don't want to prolong this kind of situation for more than what is necessary. But like I said nga po, dito sa mga challenges na hinaharap natin na kung bakit nahahamper at nadidelay yung ating inspection. Kaya panay ang pakiusap natin na kasama naman po sila, ma'am, na nag-inspect. But just the same, talagang mahirapan po talaga tayo. Ang daming distractions, ang daming resistance, ang daming delay. Kaya sana payagan na lang po tayo nila na maghanap sa mga lugar na sinasabi natin dapat natin maghanapan para matapos na rin po ito. At alam natin, ma'am, pagod na rin yung mga miyembro, pagod na rin yung ating mga kapulisan. At sabi nga natin, sana naririnig tayo ni Pastor Kibuloy at iba pa na sana... Naku, yung nireaksyonan ko kahapon, kagabi yata, sumigaw nga eh, Pastor Kibuloy! Nang hingi ng tulong, eto ah, yung mga miyembro ni Kibuloy, nang hingi ng tulong kay Kibuloy, bakit kayo nang hihingi ng tulong, natulungan kayo ni Kibuloy, samantalang yung hinihingan nyo ng tulong ay nagtatago? Yung hinihingan nyo ng tulong, takot, nagtatago. Tapos magsisigaw-sigaw kayo dyan, Pastor Kibuloy, help us! Paano nga kayo tutulungan eh, nagtatago nga? Anong utak meron kayo? Sige nga. Oy, salamat po sa 420 thumbsack natin dyan ha. Help us daw. Sumuko na lamang sila para to spare everyone of this situation po. Opo. Pero do you think, ma'am, you're closer to finding po Pastor Kibuloy? Kasi sabi nyo nga po parang 40 to 50% pa lang po yung inyong i-inspect? Yun yung ating pag-asa, ma'am, na in the coming days. At sana, sabi ko nga, I don't want to speak of weeks, but
dun sa mga tinututukan po natin na, na lugar, sabi nga natin na may nabidetect po tayo na human life at sa underground facility. But we have to understand, ma'am, na itong mga underground facility po na ito ay ginawa to withstand any man-made or even natural disaster. Sabi nga, parang ang pagkagagawa nitong underground facility na parang doomsday scenario na napakakapal na mga bato, napakakapal na mga metal na ginamit sa underground facility. Kaya isa pa rin po yun sa talagang challenge kung paano natin mapipenetrate itong tinututukan po natin underground facility na which obviously ay ginamit para po talaga to evade itong mga magsiserve po ng warrant of arrest dyan sa loob ng compound. Mm-mm. Ma'am, the other day, meron pong pinasok na blue box. Mm-hmm. Pwede po bang malaman kung anong laman? Actually, pati yung helmet ng ating kapulisan, pati yung helmet ng ating kapulisan, pinapakialaman po ng miyembro. May isang pulis kasi dyan na ano, na ang helmet niya, parang pang helmet ng ano, ng ano yun? Move it ba yun? Pero kulay blue siya. Yun yung ginamit ng kapulisan, ng isang pulis dyan. Hindi nilait-lait po ng mga QGC. Diba? Wait lang. Okay, tuloy natin to, tuloy. Yung mga laman po ng ating mga gamit is just a additional logistical resources to further fast track and hasten po yung ginagawa. Chi Cruzata kay June Alapitan, shoutout po natin search at lagi natin sinasabi diyan kung ano man po yung mga pinapasok po na gamit ng TNT. We make sure po na wala po tayong malalabag na ano mga kakapatang pantao, and of course we have to follow legal protocol and procedures po sa ating paghahanap po. At sabi ko nga po kanina, ma'am, sa ginagawa naman po natin paghahanap at pag-inspect po ay laging may kasama po na QOJC members, kaya wala naman po tayong maitatago doon sa ginagawa. Oh, yun naman pala eh. May kasama naman palang QOJC members sa paghahanap. Diba? Meron at meron. Pero bakit sinasabi nitong tao na to, hanapin ko lang, bakit sinasabi nitong tao na to na tinataniman daw sila? Madali lang daw magtanim. Kasi nga may nakita mga bolo doon. Diba? O, sabi niya, napakadali lang magtanim eh. Sabi nitong kuto na to, ha? Sabi nito. O, paano nga naman magtatanim yung kapulisan dyan kung sinasamahan sila ng inyong mga miyembro? O, sabi niyo, tinataniman kayo eh. Ako hindi ako maniniwala kasi unang-una, may mga QGC member dyan, nakamonitor. Yung iba, nakavideo pa nga eh. Yan yung mga sinungaling talaga. Ha? Mukha mo pa lang. Alam mo, lami kay kasagpaon ba? Oh, sa tinuod lang. Nakahiya ka. Oh, alam nyo, napakaganda po ng Davao. Napakaganda, pero sinira ng mga tao na to. Diba? Nasira po yung Davao, pumangit yung Davao, nang dahil sa mga putang inang to. Diba? Yun po yung totoo dyan. Sirang-sira na po yung pangalan ng Davao ngayon. Diba? Wala eh. Pudas yung mga leader dyan eh. Gawa po natin na paghahanap dahil sila mismo ay nandoon, binivideo po nila yan, may camera po sila, nauuna pa nga po talaga silang maglabas dyan sa kanilang mga social media nung ginagawa po natin pag-inspect. So talagang transparent naman po yung ginagawa natin paghahanap. Opo. Ma'am, linawin ko lang po, pasensya, yung temporary protection order, ano lang ang sakop nun? Kasi parang nung lumabas yun, nagbunyi na yung mga taga KOJC na parang aalis na. Inasyon nila, aalis na. Yes, oo. Oto-oto eh. Hindi nila naintindihan eh. Diba? Mag-celebrate nga daw sila eh. Oo. Kasi nga, ang sabi nila, pinapaalis na daw ng korte yung kapulisan dyan sa kingdom. Ha? Mga tanga. Isa sa nagsabi doon, yung malaki yung katawan na walang ulo. Si Dada. K.O. Yung mga police, pero you're still staying there. So ano lang po ang sakop ng temporary protection order na yun? Malinaw naman po doon, ma'am, sa sinasabi po sa protection order na inaatasan nga po ang TNT na alisin ang anumang barikada, barriers, or blockade. Barikada lang naman pala eh. Oy, salamat po sa 466 sa thumbs up natin dyan. Barikada lang pala ang aalisin. Hindi naman pala yung kapulisan yung aalisin. Ay, sakit kayo sa ulo talaga. Nakaka-block
po doon sa access na papasok at papalabas ng compound. At wala po doon na nakalagay na pinahihinto na po yung service of wagat at pinahalis na po ang PNP sa loob ng compound. And in fact, the following day nga po ay naglabas ng supplemental and clarificatory order nga po yung mismong korte na naglabas po ng TPO. At doon mismo ay nilinaw niya na yung issue po na TPO ay did not cancel or nullify yung pong proseso related niya po sa implementation of wagat operes. At dinagdag pa po ng korte na itong dalawang order po na ito ay totoo, nakakahiya si attorney. Yung attorney ni Kibuloy, di pala naintindihan. Palpak pala. Attorney ka, tapos ganyan ka, nakakahiya ka. Kaya pala ako'y naniniwala na sa mga sabi-sabi na wala ka daw na ipanalong kaso. Hindi naman pala pinapaalis yung kapulisan. Diba? Hindi naman pala. Ay bakit sabi nyo pinapalayas na yung mga pulis dyan? Palpak! Hindi pa rin purpose po at hindi po contradictory sa bawat isa. So malinaw po yun. Ay! Ang saya-saya nila! Saya-saya ng mga uto-uto! Hindi pala yun yung order! Iba pala! Naano po ay katunayan na tama. O yan si attorney oh! O diba? Kasama si attorney! Ayan si attorney oh! Diba? Kasama siya sa pagbasa ng sulat. Diba? Or nung order, kasama siya. Ayan oh! So malinaw po yun na ito po. Oh, ayan si attorney oh. Ang talino mo attorney. Ang talino ni attorney, promise. Sinong naniniwalang bobo si attorney, press one. Press one. Hindi naman pala yun yung order eh. Kundi yung mga barikada lang pala. Diba? Press one. Sinong naniniwalang bobo ang attorney na to? Oh. Sige nga. May nag-comment dito. Sabi ni Expedito Valdez, sa 100 na kaso ng attorney ni Kibuloy, 99 talo at yung isa tabla. May ganun. Oh, daming naniwala oh. Gabi. Na, isa na nga lang na tabla pa. Diba? Isa na nga lang natal... Uy, maraming nasaktan dyan na sinabihan yung bobo yung attorney. Oo. Marami. New team, Ninja Turtles. Oo. Oh. Ay, katunayan na tama po kung that's not ang position po ng PNP na wala pong kinalaman po yung PTO doon sa pagsiserve po ng warrant pa rin. Ah, wala. Oh. Dyan po natin napatunayan, ano, na mahina po talaga yung attorney ni Kibuloy. Kasi ito po yung patunay. Okay? Ito po yung patunay na diwang sila. Kasi akala nila yung mga kapulisan ang lalayas. Hindi naman po pala. Nagdiwang sila. Palpak. Nakakahiya sa totoo lang. Kung iisipin nyo, talagang nakakahiya. Diba? Oy, salamat po ha sa 492 thumbs up natin dyan ha.